ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay na koniya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang Eukaristiya, isang ginintuang pagkakataon upang tayo laging tumanaw ng utang na loob magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Miyerkules ngayon, tayo'y lumilingon sa ating mahal na Birhen, ina ng laging saklolo, at ginugunita din natin ang isang santo, San Camilo, San Camilo ng Lelis. Ang buhay niya ay pangangalaga para sa mga may sakit, inaalagaan ang mga may karamdaman. Lalong-lalo na ngayon sa pandemya, marami pa rin ang nakaratay sa banig ng sakit na ito. Ipagkatiwala natin sila kay San Camilo de Lelis. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawaran mo ang paring si San Camilo ng natatanging kagandahang loob para lingapin at pagmalasakitan ang mga may sakit. Pakundangan sa kanyang kagitingan, padaluin mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang mapaglingkuran ka namin sa katauhan ng aming mga kapatid at sa sandali ng aming pagpanaw, kami makaharap sa iyo na may matatag na kalooban sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawa ng biyanan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito,
ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy, "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Pabarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panahon yun, sinabi ni Jesus, pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, sapagkat nilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakita sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaibiganin, maging malapit po tayo, mahalin po natin ang ating Diyos. Ang ating pananampalataya ay pagpapatibay ng kaugnayan natin sa Kanya. At upang mapalapit, mahirap pong sintahin, mahirap pong ligawan ang Diyos. Mahirap maintindihan. Misteryoso ang Diyos. Tingnan po natin sa ating mga pagbasa. Ang Diyos sana kung hayagan na lang, direktamente na lang, sabihin na lang sa lahat. Pero iba po ang Diyos. Nandun po tayo sa aklat ng Eksodo. Tapos na po tayo sa Henesis, ang ating pinagninilayan at pinag-aaralan. Kasi sa Henesis, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. At sa ating unang pagbasa, ito ang pakikipagtagpo ni Moises na representante ang tao at ang Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ito, de tinanggal nga ni Moises ang kanyang sandalyas. Napakahalagang pagtatagpo ito. Kakaiba. At takot na takot si Moises, sapagkat alam niya na may pananaw na walang mabubuhay pagkatapos makita mo ang Diyos. Kaya pangamba siya. At misteryoso nga itong Panginoon. Nagpakita sa pamamagitan ng isang puno na lumiliyab pero hindi nasusunog. Pwede ba yun? Ayon ba yun sa lohiko? Para bang binuhusan kita ng tubig at hindi ka nabasa? Para bang doon pa lang hindi mo na maintindihan? Kaya nga, nabibighani, namamangha, natatakot si Moises. At kinukuha ng Diyos ang kanyang kalooban sapagkat may misyon si Moises. Si Paraon, mapagsamantala, mapang-abuso, panahon ng palayain ang bayan ng Israel mula sa Ehipto. At si Moises ang magiging instrumento, behikulo, kasangkapan ng kaligtasan. May binigay na pangalan ng Diyos, Yahweh. Ako ngang siyang ako nga. Tapos, yan ang ibabahagi sa mga tao kasi sasabihin niya, pala, sino ka ba? Sabi ng Diyos, sinong Diyos? Para ba kung bibigay mo yung pangalan, para bang napakataas, napaka-abstrakto, napaka-pilosopikal. Ang ibig sabihin nito, Yahweh, sasamahan kita sa paglalakbay. Iyon, mas konkreto yon, mas tumatalab yon. Nagbibigay ng inspirasyon sapagkat sa pamamagitan ni Moises, ang leader, isang malawak ang gawain patungo sa kalayaan. At ang pangalan ng Diyos, Yahweh, sasamahan kita
sa magiging paglalakbay. Misteryoso po talaga ang Diyos. Eh lalo na sa ating ebanghelyo, ganyan din. Nagdadasal si Jesus sa Ama. O Panginoon Diyos, dinadakila, sinasamba, niluluwalhati kita. Ikaw ang Diyos ng langit at ang lupa. Hindi mo pinahayag, wala kang revelasyon sa mga matatalino at saka mga marurunong at nakapag-aral. At ipinahayag mo sa mga taong katulad may disposisyon ng bata na umaasa, dumidepende, nagtitiwala sa inyo. At sinabi nga, ang espesyal na kaugnayan ng ama na sumasaanak at ang anak na sumasaama at papasok sa buhay na ito yung mga taong kusang binuksan ang sarili ni Jesus sa mga pinili niya. Sa makatwid, hindi sa lahat. Yung mga matatalino, ano ba yan? Yung mga marurunong, ano ba yan? Ayan. Kaya, yan po yung kwan, yan pa. Kaya nga, tayo mga tagasunod, pinapaliwanag natin sa mga taong hindi sanay dito sa mundong ito ng pananampalataya, kung paano ang Diyos. Tayo rin, ay magpasalamat tayo. Sapagkat kahit paano ay pinili niya tayo. Wala naman tayong ginawa eh. Hindi naman tayo karapat-dapat. Hinayaan niya tayo makasama doon sa kanyang barkada. At tayo'y nakatingin lamang at nagpapasalamat. Nakakatanggap tayo ng mga di nating karapat-dapat na mga biyaya at kaloob niya sa atin. Pagnilayan po natin itong Diyos na misteryoso na kailangan maging malapit tayo. Sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo ni San Jose, ni San Camilo de Lelis, marami pa rin mga nakaratay sa banig ng karamdaman dahil sa coronavirus. Mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, pagtanggol mo kami ha, sa mga variant ng coronavirus. At tayo rin, magpasalamat tayo kasama ni Jesus na tayo ibinilang niya, naging kasapi tayo sa mga naimbitahan niyang matamasa ang kaligayahang pagmamahal na galing sa kanyang Ama. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang pagmamahal at pagkalinga. Tugon po natin, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahihirap na mamamayan, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoon Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
sana ay kalugdan mo isang bayan na nagpupukay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkalo mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak na kalakhan ng kanyang pag-ibig ay magpatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Camilo ng Lelis ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Katiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. At tumigil muna tayo at ipagdasal natin ang mga yumao ngayong panahon ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol San Camilo de Lelis, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanalan na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang lugar ng likaya, kapiling si Maria pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na Jose. Oong Senyor, purihin haring na sa trono, ganyang nga Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay San Camilo de Ladies na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi namang may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po ang sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo. Inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus na Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinag-
kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,